Ayan, okay. Woo! Nahiya naman ako magsalita dito sa harapan nyo. Sa introduction. Yung iba, sino ba yan? Sino ba yung brother Dreus na yan? Simple lang po, I would always love to be remembered as the one who loved my own wife. Ayan. I'm happily married to one wife. One wife lang po, one wife. And we've been married for magka 5 years na kami this March 29. And in our 50th year, finally, ayan, sabi ko nga, we are pregnant now after waiting for 4 years and 6 months. Kaya pag may nakita kayong magandang babaeng buntis dun sa likuran, sa pinakalikuran, yan, Mrs. Kian, that's my wife. Before I formally start, can I invite you to please stand? Please stand. Ayan, sige. Alam ko naman ang energy nyo ngayon, ang lakas-lakas, di ba? Sino yung gusto maging successful ta sa trabaho? Sino gusto mabawasan ang utang? Mawala ang utang? Sino gusto makabenta ng marami? Sino gusto magbawas ng timbang? Mas madami yung gawasan kita. Sige, ganito muna, pasayahin mo muna yung katabi mo. Can everybody please face on the right? Face on the right, ganyan tayo lahat. Para ba, right nyo? Ayan ang right nyo, ayan ang right nyo. Face on the right. Pakimasahin muna nga sa harapan mo, ayan. Masahihin mo muna sa harapan mo, ayan. Sige lang. Pasayahin mo yung magandang masahe, yung talagang marirelax siya. Ayan na, bigyan mo ng ulan, ng kilat, ng mga kunang tumutundok-tundok na yan. Pagkapangin mo yung masahe na yan, di ba? Gisingin mo, alugin mo yung inyong balikat, ayan. Okay. Bawi kami na naman, face step. Bawi. Ayan, sige. Kung pakilala mo yan at hindi naman masama-masamain, kilitain mo yan. Pero kung hindi, huwag mo lang, nakapasampal ka yan. Ayan, sige lang, okay. Alright, pasalamatan ng katabi, sabihin mo salamat sa'yo. Oh, huwag mo lang umupo. Kumuha muna ng partner. Kailangan may kaharap kang partner mo. Harap sa partner. Humanap ng tatlong napakagandang katangian maikin sa partner na yan. Humanap ka ng tatlo. Tatlo, ha? Tatlo, huwag ginawan sa... Eh, isa lang dito. Tatlohin mo, ha? Tatlo maganda katangian. Maganda ba ang mata niya? Maganda ba ang ngiti niya? Maganda ba yung ilong niya? Tapos i-affirm mo yung katangian na sabi mo, ang ganda talaga ng mata mo. Ang ganda ng ilong mo. Bagay sa'yo yung buhok mo. Ayan. O, sige, affirm mo muna. Pasayahin mo yung katangian mo. Ayan. Okay, you're done? Let's give everyone a clap offering and we can all take your seats. Pag-uusapan natin ang maliit na bagay. Kanina binati kayo ng katabi nyo. Sino ito ang binati dahil maganda siya? Pero malito, sino bin ang ganda mo? Ah, ay, ha? Sige, yung talagang proud ka, maganda ka. Makita ta? Yeah, di ba? Sa mga kalalakihan, sino bin ang pangayang guwapo kayo? Hindi, mabait kayo, di ba? Kaya sabi sa inyo, sino ito ang pinunana ang ganda ng mata ng katabi niya? Meron ba? Okay. Sige. Sino dito ang pinanad dahil ang ganda-ganda ng ilong nung katabi niya? Pakitingin ang ilong nung katabi mo. Ayan. Okay. My name again is Brother Dreus. I give, I preach, I serve every Sunday dyan po sa Feast SM Santa Rosa. So bukas po, if you're available, marami po dito na feast na. So salamat for attending. Sige, palakpakan tayo. Thank you for attending the feast. If hindi ka, we're inviting you. 8:30. 11 o'clock, 10 o'clock may misa. We're under the ministry of Brother Mo Sanchez. Every Sunday, it's happening there. Tomorrow, maganda na naman ang topic. It's about nation building. Ayan. Bakit ko kayo pinag-isa-isang mga kausapin nila yung mga maganda sa inyo? Because your topic that binigay sa akin ni Nikki was forward march. Forward march was you don't have to make big steps all along na kaagad baka hindi ko kaya. Huwag mong mamaliitin yung mga small steps na ginagawa mo sa buhay mo. Diba? Ibig sabihin, huwag mong maliitin yung mga maliliit na bagay-bagay. Pakisabi, maliit na bagay. Subukan natin. Sabihin nyo ulit, maliit na bagay. O, subukan natin na yung babae, sabihin mo, ang ganda mo talaga. O, ang sagot, maliit na bagay. Ayan. Di ba? Yung lalaki, konti na lalaki, sabihin nyo, ang gwapo mo talaga. Sige. O, ang sagot, maliit na bagay.
O, di ba? O, ito pa, subukan natin. Hawakan ang katabi. Sabi mo sa kanya, ililibre kita. Ang sagot? Huwag na lang. Forward march, I want to give a message of how can we do small things with great love. Sabi nga ni Mother Teresa, every small thing done with great love becomes a big thing. Huwag niyo maliitin yung mga maliit na ginagawa niyo everyday. When you're doing sales, you're calling people, maliit, tumatawag lang ako, wala namang benta, nireject pa ako. Malaki na yan. Small steps that we do everyday. Ang kailangan lang gawin siya everyday. Kaya ang ganda sabi kanina, consistent. Meron pa dito kanina, nagsishare, tumantuwa ako. At ba may umiiyak dito? Kasi may umiiyak kanina dito. Sabi ko, grabe talaga, ano pag nabibless ka, ano, naiiyak ka talaga. Nakabenta po ako. Diba? Siguro ganyan ngayon, ano, habang pwede pa pala yung kliyente, bibili po kayo. Diba? Pero if you want to, once again, kanina taas kayo ng kamay, you want to be blessed. Again, who wants to be blessed? Who wants to be blessed every Monday lang? Tuesday lang? O three times a week? Wala, kasi you want to be blessed? Every day. So kailangan kumikilos ka rin? Every day. Hindi pwede gusto mo mag-bless everyday pero blessing ang kilos mo once a week lang. Hindi pwede twice a week lang. Walang benta. Ilan ba siyong trabaho once a week lang? Diba? It means if you want, not just benta, you want to have a great family, you have to do small steps every day. I'm not sure if nakwento ka na, but there was this one company, a soap company. Ang problema nila, lahat meron mga sabon na hindi dumarating sa kahon, so yung kahon walang laman. So sabi nung may-ari ng kumpanya, paano ba natin masosolusyonan ng problema na ito? Naglalabas tayo ng kahon ng sabon na walang laman na it's a loss in the company. Sabi nung isang nag-hire ng engineer, sabi niya, we're gonna create an equipment worth around millions of pesos. Ito equipment na to, we're gonna check a weighing scale. Pag dumaan ng kahon ng sabon, titignan niya kung may laman ba o wala. Kapag wala, lalabas yung sa digital na nila. Walang laman, tatanggalin yung kahon. How much? Millions of pesos. Yung janitor sabi, sir, gusto niyong malaman kung may laman o wala yung kahon? Tapatan niyo lang po ng electric fan. Liliparin po yung mga walang laman, tapos po ang problema niyo. Magkano? 800 pesos. It's easy for us to be overwhelmed by the big solutions and shun the small, simple ones. But most of the time, ang solusyon sa buhay, simple lang. Diba? Pagkasabi sa katabi, simple lang. That's why I'm gonna share with you four small steps to success. I have only 30 minutes, 25 na lang ngayon. Just four steps. Small steps we can do consistently so that we can be successful. Kailangan lang consistent. Sabi ng Stephen Furtick, consistency separates winners from wannabes. Kailangan consistent every day. Are you ready? Okay, step number one, small step we're gonna do every day is this. Learn to stay hungry every day. Learn to stay hungry every day. Sino sa inyo ang marunong magluto sa bahay? Taas ang kamay. Yung talagang naniniwala po kayong masarap kayong magluto sa bahay, taas ang kamay. Okay. Yung naniniwala masarap kayong kumain, taas ang kamay. There was this man. Hindi ko alam kung na-quento ko na ba. There was this guy ang sabi niya, I'm earning 30,000 pesos a month. My goal is to earn 100,000 pesos a month. Sabi niya, gusto kong kumita, I want to be promoted and have 100,000 pesos a month. So he worked hard and then he finally earned 50,000 pesos a month. Kulang pa ng 50. But when he reached 50,000, he stopped working hard for another 50,000. The question is why? Why? Because all of his needs, all of his bills, yung meralko niya, yung mga pambayad sa tuition pinaanak niya, in a month, ang total lang lahat is 50,000. So what happened? 100,000 is just his dream. 50,000 is his reality. Are you getting me? It means, suddenly, 50,000 is, yun lang yung okay na ako dito, pangarap ko na lang. What is more powerful than dream? It is hunger. Hunger. Kasi pag gutom ka, sino yung nagutom na? Pakatingin katabi mo, mukha pang gutom ngayon yan. Sige lang, tinan mo lang, mukha pang gutom siya ngayon.
sabihin mo sa kanya, obvious naman. Sige, subukan lang natin. Tinan ko lang kung totoo to, ha. Pakihawakan yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo sa kanya, friend. Mukhang busog ka ba? Hunger, sabi nila, if you want to be successful, you have to be hungry. Sabi nga ni Nikki, nakita ko last month, meron siyang post na sinabi niya, you have to live bigger than yourself. Hunger will only be happening if you live more than yourself. Kung sarili mo lang, satisfied ka na, pero if you live more than yourself, you'll be hungry. But being hungry is not enough. You have to stay hungry every day. You have to stay hungry every day. Hindi porke nakuha mo na yung stop ka na. Why? You're not just living for yourself. Nung nalaman namin na finally buntis kami, talagang grabe. Kasi sanay na kami sa one stripe lang kapag lumalabas yung sa pregnancy test. Meron na kaming drama every month. Diba, alam ko na yan, pag gumising ang misis ko, tapos umiiyak, ay patay tayo. Wala na naman. Kampusabi na naman kami. Diba, one stripe na naman yan. Kaya wala na ako every day, kasi every month, sige lang. Nung nalaman namin na buntis kami, ay grabe talaga yon. Kasi ang dami na nangyayari. Sasabi ko, mag-test na tayo. Pag-test, iniwan niyang ganyan. Ayaw na niyang tingnan. Dahil nga, masakit sa babae eh. Diba, yun nakikita mo. Kami naman kasi mga lalaki, talagang taga-suporta lang kami. Wala naman kami karamdaman eh. Sanay na siya. One strike, kayaan mo na lang. Sabi niya, wag mo nang tingnan. Ako nakatingin. Sabi niya, wag mo nang tingnan. Aba, nakatingin ako, one strike. Tapos may malabog. Malabog. Alam mo yung, habang lumalabog. Ganun pala yun eh, di ba? Tapos kinuha ko, hatay, malabog. Tingnan mo. Sabi niya, ibaba mo. Bakit? Baka masira. Ihi mo lang to, ha? Baka hindi gumagana. As palino, nalawanan, buntis kami. Eh, grabe talaga. Ako tumantuwa, yung ngiti ko yun. Hindi lang hindi, tawa talaga. Hindi ko makontinue, enjoy ko talaga. Tumantuwa ako, sabi ko, tumantuwa ako. Pagtingin ko sa misis ko, tumatawa ako, umiiyak siya, bakit? Buntis tayo. Pero nung nalaman namin yun, lalo yung gana namin para magtrabaho, lahat ng kailangan namin gawin, everyday, bakit? Hindi lang para sa amin. Nung muna, talagang kaming dalawang todo na, nung magkakaanak pa kami, parang hindi pwedeng tayo lang. Kailangan ito todo mong bibigay mo. So you have to stay hungry every day. Bakit may mga tao kong katrabaho? They're no longer hungry. Okay na ako dito? Okay na. Diba? Hindi magreklamo sa bakit itong buhay, ang pangit-pangit. Dati gutom sila, tapos they did not stay hungry. Tell the person beside you, stay hungry. You have to stay hungry every day. Hunger is more powerful than hope. Sabi nga ni Marcus Aurelius, it is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. It is not death, but never beginning to live. Number two, the second step that you have to do consistently every day is this. Every day you have to embrace challenge. You have to embrace challenge every day. Do you want to embrace success? Do you want to embrace blessings? You also have to embrace challenge. Kailangan mo lang tapangan. Alam niyo, ang misis ko, kikwento ko na naman siya kasi 2 years na siyang resign sa trabaho. Pinag-resign ko talaga siya, bakit? Nung araw kasi kapag nagkakamusta ko yan, kamusta ang araw mo pagkatapos sa trabaho? Lagi yung, patrick ang boss ko, nakakainis. Kamusta ang trabaho? Mga kliyente, nakakapagod. Kamusta ang trabaho mo? Ang dami-dami trabaho. Wala ba maganda nangyayon sa trabaho mo? Talagang lagi siya stress. Tapos may tinanong ako sa kanya, ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Nung tinanong ko yun sa kanya, umiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Wag na wag mo akong tatanungin niya. Bakit? Hindi ko kasi alam. Diba? Ang hirap kasi magtanong ka, anong gusto mo sa buhay mo? So wala kang masagot. Until finally sabi niya, I want to learn fashion and design. At why? Kasi yung mami niya, ang galing magtahe. Lahat ng mga bridal gown nung kinasal kami, pati mga kapatid ko. So lahat ng tahe, bridal gown, entourage, ang galing-galing. So she wanted to learn fashion and design. So what she did while she was employed, small step, act of courage. Okay, you have to embrace your challenge. Kailangan mong tapangan, kahit maliit lang, tapangan mo lang. Ang ginawa niya, nag-enroll siya sa fashion school. Pero hindi class, module lang yung mga 2 hours lang in 1 weekend. Yun lang ginawa niya. Nag-enroll siya sa School of Fashion and Arts in Makati.
So, tuwa siya nun. Ano ba pagkatapos nun? Pag kinamusta mo siya, kamusta ang school mo? Ang ganda-ganda doon. Ang daan ng natutunan. Iba yung joy niya. Masaya. Why? Yun yung gusto niya eh. Fashion. Arts. Alam niyo ba kung nandun ka sa gusto mo, sumasaya ka? Alam, sino dito nagsubok na mag-exercise? Nagsubok lang. Nagsubok. Nagsubok magpapayad. Taas ang kamay. Alam niyo kung gusto niyo mag-gym, magpalaki ng katawan. Di ba pagpasok mo ng gym, hindi ka pa nag-exercise, feeling mo laki na ng katawan mo. Di ba? Pinapakita pa si bubuhati mo to. Paglabas mo, feeling mo namamagana yung mga braso mo. Di ba? Ganun siya, tuwa-tuwa siya. At sa awa ng Diyos, because she took that first step of courage to embrace challenge. She took just one step. Anong step niya? Mag-enroll. Yun lang, embrace the challenge. Extra effort, extra time, she took that embracing challenge. And after 2 years, sa awa ng Panginoong Diyos, ngayon, wala pa rin nangyayari sa fashion design niya. Wala pa rin. Pero, because she took that courageous act, she learned how to start. Dahil she learned how to start, after that, we were able to launch a business, workshop business called Sketchpad Workshop. Gumagawa kami ng mga tulong sa mga tao, how to run a business, how to do book writing. Ang dami namin ginagawa. Bakit namin ginagawa ito? Alam namin ang feeling ng mga tao hindi kaya magsimula. So we're helping people how to start. Because in every work, the beginning is the most important thing. Kung wala kang magsisimulan, wala kang tatapusin. Diba? Kung wala siya, wala kang tatapusin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, simulan mo na. Simulan mo na. You have to embrace the challenge. After the workshop, we were able to have our vlog. Yung Cosio, yung binabanggit kanina. Meron kami mga 18,000 followers here in abroad. Because of starting something, we were able to start a lot of things. It only took one thing. You have to embrace the challenge. After that, launch kami ng damit. Sige lang. Positive not shirt. Launch. You have to embrace challenge. Nakawento ko na to sa piece, pero kawento ko dito, sino sa inyo ang nakakita na ng ahas? Taas ang kamay. Nakakita ng ahas. Magtitingnan ng katabi. Ang tanong ka lang, nakakita ng ahas? Taas ang kamay. Ayan, di ba? First encounter ko ng ahas, Batangas. Si tatay ko nagtatabas ng gamo. Sabi niya, anak, tatabasin natin para walang ahas. Nandito ko sa likod, maglakad mo, clear na tayo. Meron siya nakalikta ang taba. Ganun na ng itak. Akala ko kawayan. Ang cute kawayan. Yung kawayan na buhay. Alam mo yung parang si Moses, yung staff na yung ahas. Naglalakad ako, 8 years old, yung kawayan tumayo. Pagtayo ganun talaga, 8 years old, takbo ko pabalik, Mama, ahas! First encounter. Second encounter of snake. Sa bahay namin sa Las Piñas nung araw, malapit sa creek. Pagpasok ko ng kwarto, madilim patay ang ilaw, may naramdaman ako sa paa ko. Tapos pagramdam ko sa pako, napahinto ko ganyan. Sabi ko, hindi ibis to. Sabi ko, malamig, madulas, mahaba, hindi rin dagato. Pagbukas ko ng ilaw, yung ahas nandun. Ang ahas pa naman, ang gapang ng paganon, di ba? Dahil nagali ng paa ko, ang gapang niya gumanon, gumanyan. Tapos di ako makalabas ng kwarto. Di talaga ako makalabas. Alam niyo kung bakit? Nasa may pintuan yung ahas. Talaga nakaabang lang ako sa kanya, sabi ko, labas. Labas, ganyan talaga ginawa ko. Pangatlong encounter ko ng ahas, ito na din ako pumayag na matatalo ko ng ahas. Pangatlong encounter ko ng ahas, talaga takot ako ha. I have to embrace my challenge, takot ako. Ginawa ko, kumuha ko ng martilyo. Kumuha talaga ako ng martilyo. Nataalala ko, sabi, for you to kill the snake, kailangan sa matitirahin? Sa ulo. Doon daw, kasi kung hindi, dadalihin ka pa rin, di ba? So, kuha ko ng martilyo, nandyan yung ahas, nakita ko, eto na, eto. Mangingilig ka talaga, alam ko, di ka sanay. Iilag ka eh, di ba? Kapag ganun, iilag ka talaga, bakit? Baka matuka ka, di ba? Pangalawa. Iilag ka naman. Yung pangatong hampas ko, tinamaan ko sa ulo. Pak! Nangisay. Pagkakita ko, kawawa naman yung ahas. Alam niyo kung gano'ng kahaba yung ahaba nung napatay kong ahas? Alam niyo kung gano'ng kahaba? Tanong niyo sa akin, gaano? Ganyan kahaba. Totoo, ganyan kahaba. Bakit? Ano nangyari? Akala ko kasi nung una, bulate. Ako kasi sanay akong mula bata. Pag nakakita ko ng bulate, meron akong favorite na ginagawa. Kumukuha ko ng asin, gaganan mo.
Di ba? Tapos mamasdan mo yung bulate, magiging magtutubig, gagalaw, kikilos, di ba? Tuwa-tuwa ako, sabi ko, bulate, bulate, hindi na nulusaw. Tapos umangat yung ulong niya, sabi ko, ay maliit pala ito, patayin na natin ito. Ahas. Lesson. Habang maliit pa lang, kailangan mo nang gawin. Huwag mo nang antayin lumaki pa ang problema. Do small steps every day. Embrace your challenge. Habang maliit pa lang, simulan mo na. Kung hindi mo overwhelm ka na, ang laki-laki na ng kailangan gawin, ang laki-laki na ng problema mo, habang maliit pa lang, simulan mo na. Wala akong kliyente, ang laki-laki ang hirap. Huwag mong maliitin yung maliliit na kliyente. Pag dumami yan, malaki din yan, di ba? Yung iba naman, puro rejections. Congratulations, practice yan. Pagdating mo sa malaking kliyente, sanay na sanay ka na. Amen? Di ba? That's why you have to embrace your challenge every day. You have to embrace your challenge every day. Start small steps. Movement creates momentum. Number three, the third step I'm gonna share with you is to announce your victory daily. Sino sa inyo ang may pangarap? Taas ang kamay. Now, I have a question. Sino sa inyo nakasulat ang pangarap? Raise your hands. Very good. Sino sa inyo ang binabasa ang pangarap every day? Taas ang kamay. Do you know that you have to see your goals every day? That's a small step. That is a small step. But every day you'll be reminded about what you want in your life. Mamaya, I have 4 talks today hanggang mamayang gabi. Aside sa 4 talks, meron pa akong workshop sa sasama ko ko mamaya after lunch sa Bellevue. Tapos tuwa-tuwa kami, galing kami ng Bellevue dyan sa Alabang, dyan kami kakandak ng workshop, sponsor namin si Bellevue. Pauwi kami ng bahay, sabi ni Mrs. ko, ang galing no? Sabi ko, bakit? Naalala mo, nagsisimula pa lang tayo mag-workshop sa mga maliliit na lugar ginagawa natin. Di ba nangarap lang tayo? Sabi natin, balang araw sa Bellevue yung sponsor natin. Tapos ngayon, umuwi tayo, sponsor na natin sa Bellevue. Nagsimula lang kami sa word na, sana. Sana. Can everyone say, sana? Sana. Di ba marami na nangyayari sa sana na yun, di ba? Tapos sabi ko, oo nga, no? Dati na nag-a-advisor ako ng investment, sabi ko, sana makadeal ako ng 10 million. Tapos nagulat ako, after 2 years, nakadeal ako ng 10 million, 2 beses pa. It has started with, sana. Sabi ko, Lord, sana magkaanak kami and now we have our baby. The thing is this, have you ever experienced na may namang sinana sa buhay mo nung araw tapos ngayon nakuha mo na siya? Imagine if you keep on seeing your sanas every day. Di ba? Imagine kung every nakikita mo yung goal mo, I want to earn this much, I want to have a great family, I want to be connected to my wife, to my husband, I want to have a great time with my kids. Imagine if you see it every day. You have to announce it. Sabi in the Bible, in Habakkuk, it says there, write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. Again, write it on plain tablets that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, tatagalan man, you will wait for it because it will surely come. Sabi nga ni Confucius, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. As long as you do not stop, you just have to keep on seeing your dream. Kaya yung iba, minsan gigising, gusto kong bumenta. Magkano? Hindi ko alam. Di ba? Have you ever encountered someone gusto kong yumaman? Tanongin mo, magkano ano? Kahit magkano. You have to know. You have to know. Sabi nga ng isang speaker, sabi niya meron sa makilala, ang pangarap na niya magtrabaho ang napapaligiran ng maraming pera. Nagkatotoo. Nagkatrabaho siyang maraming pera. Alam niyo kung ang trabaho niya? Pag sa akin ano? Banker. Teller sa banko. Di ba? Nagkatotoo naman, di ba? But you have to know what you want. You have to see what you want. You have to announce it every day. Every day kami ni Mrs. Kong, in the morning we read what you want. Ang haba na binabasa ko, ministry, family, finances, emotions. You have to do it. Can you say, sana? O sige, pakitapit lang katabi, sabi mo sana. Nakabenta ka na. Ayan, okay.
sa kabila, sabi mo sana. Kaya sabi mo sana, manlibre ka na. Lastly, I want to share one last message. It means, do your mission every day. Can you say, do your mission? I want this for the Yes Land, lahat ng mga taga-Yes Land to do this. Do you know that mission and success comes together? Do you know that mission and success comes together? There are people who feel like, I am running towards my success. I want to have this. This is my success. Ito yung mission niya. Tawag ko, huy, mag-serve ka. Ayaw ko sa'yo, gusto ko muna maging successful bago ako mag-serve sa mission ko. Ano nangyayari? Hinahabol mo yung success mo, yung mission mo, hinahabol ka naman. Nagahabol lang kayong tatlo. Sino dito ang hinabol na ng aso? Taas ang kamay. Ayan. Ang sarap, di ba, pag hinahabol ka ng aso? Alam niyo ba nung, hindi ko alam kung alam niyo ito nung araw, sinabihan ako, pag hinabol ka ng aso, kagatin mo yung dila mo. Narinig niyo na yun? Diba? Kinagal ko yung dila ko, dudugo na nga, hinahabol pa rin ako eh. Diba? Parang hindi ko alam, hindi naman effective. Tapos, nakwento ko ito, yung misis ko, takot ang misis ko sa aso, may trauma yan sa aso. Naglalakad kami, tapos may humahabol na aso. Sabi niya, may aso nakawala. Sabi ko, okay lang yan, askal lang yan, kaya natin yan. Gusto ko sabihin, kagating mo lang yung dila mo, hindi nalalapit yan. Nung habang lumalapit, sabi sa akin ni misis ko, ano ka ba? Pitbull yan? Sabi ko, hindi pitbull yan, askal yan, lakad lang tayo. Nung malapit na, sabi ko, ay, pitbull nga. Anong ginawa namin? Takbo talaga kami, hinabal kami. Sa bilis ng takbo ko, nalimun ko, may girlfriend ako. Narinig ko nalang, tumatawag sa akin yung girlfriend ko, ay, ako yung babae! Ay, sorry ka mo. Pinaligyan mo siya, habol. Feeling mo, naghahabol lang ngayon tatlo, success, mission. Subukan mo magpataya sa mission mo, makikita mo yung success darating sa'yo. Subukan mo magpataya sa mission mo, yung success darating sa'yo. I never wanted to serve when I was young. My mom was pushing me to serve, do mission. Mission is not always ministry. It's not always ministry. Mission means you have to serve. Do you want to be successful? Ang business, ano ginagawa ng business? You serve people. If you want to be the top of your game, you're going to serve people. That is your mission. Hindi ito puro pera. You have to do your mission. When I served in the ministry, when I did my mission, nagulat ako, doon ko nakuha lahat ng mga blessings ko. Doon ko na-meet yung mga mentors, Brother Bo, the other businessman. Doon ko na-meet yung mga ibang kaibigan na tulong sa akin. Doon ko na-meet yung mga pangasama ko. Everything was there in the mission. The mission helped me how to have a great family. The mission helped me how to pursue in life. That is called mission. In other words, what is your mission? Baka hinahabol ka ng mission mo, hinahabol mo yung success ng pera mo, hindi mo naisip, magpataya ka sa mission mo. Subukan mo magpataya sa mission na kailangan mo gawin. Nakita mo ang success na hahabol sa'yo. Amen? Hahabol ang mission sa'yo. I want to end it with this. Small steps. Me and my wife, we're doing small, consistent steps every day. For you to have small, consistent steps every day, you always have to connect to the source of blessing, si Lord. Bakit? Mahihirapan ka. Na-experience nung mahirapan magtrabaho? Sino, mayroon ba dito na nagpa-flyering, nagbibigay ng flyers sa labas? Pang real estate? Nasubukan nyo na ba yun? Nasubukan nyo na bang maghanap ng kliyente sa ilalim ng mainit na araw? Di ba? Pakitingin nga yung katabi, mukha bang naarawan yan? Tingnan mo nga yung kutis ng katabi mo, mukha bang naarawan na yan? Okay. Ang sabi ko, tingnan mo lang, huwag mong asarin. Last kwento ko na lang to. Alam nyo kasi in faith, you don't have to be a fan of God. You have to, hindi pwede, Lord, ang galing mo lang mula sa malayo. Kailangan matuto ka sumakay sa likod ng Diyos. Amen? Hindi pwede mo sinabi na, Lord, tutulay tayo sa lubid. Lord, ayoko, natatakot ako. Hindi pwede papalakpak mo lang siya. Kailangan sumakay ka sa likod niya. I would like to share with you, our love, yung ginawa namin, a small step ng misis ko, na nakatulong sa buong buhay namin. The small step that we did when we were young was this. We pursued purity.
nung mag-girlfriend boyfriend pa lang kasi kami na misis ko, meron kami problema. Ang problema namin, yung mga humihingi ka ng paunti-unting smack lang muna sa labi, mga ganyan. Smack lang tayo. Tapos pangalawa, yung smack mo, so pwede bang matagal na smack? Tapos yung matagal na smack, pwede bang akap naman tayo, akap. Tapos yung akap, tumatagal yung akap. Lalaki ako eh, di ba? So pag umakap ka, yung loob-loob mo, meron kang, yung mga pagkanaman na, pwede matagal pa ka. Tapos ayan na, nagkaroon ang problema. Physical problem, di ba? Physical struggle. Tapos sabi namin, we have to defeat, we have to succeed in this struggle by doing a small step. Eto na, si Brother Bo, nag-talk sa mga kabataan. Mga kabataan, kunyari kayo yun, ha? Kunyari kayo yun. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bata yan? Mukhang bata, mukhang bata. Sabi mo sa kanya, bata ka pa. Bata ka, yan, yan, ganyan, kabataan. Nag-talk siya, sabi niya ganyan, no? Sabi niya, me and my wife, we decided not to kiss on the lips during our wedding day. Talaga nagulat ako. Hindi sila naghalikan sa labi. Babo kay Nasal. Nakatingin ako ganyan. Tumingin ako sa girlfriend ko, sa misis ko ngayon, tumingin ako sa kanya ganyan. Nakita ko yung tingin niyang ganun. Sabi ko sa kanya, narinig mo yun? Sabi ko, starting today, I will not kiss you on the lips. The next time I'll kiss you will be in front of the altar during our wedding day. So nakita ko siya, parang naluluha. Parang nagsasabi siya sa akin na, hindi mo na ba ako mahal? Diba? Tapos sabi ko sa kanya, ganito lang, ganyan kita kamahal. Kasi hindi na, alam mo kung gano'ng tumagal, saglit lang yun. Alam mo kung gano'ng katagal, tanong sa akin, gaano? 3 years. 3 years no kiss on the lips. Kaya nag-propose na ako sa kanya kasi tagal na, di ba? Ang hirap na lalaki ka, walang halika, 3 years, tagal-tagal. So what we did, nung kasal namin, excited kami parehas. Excited kami parehas. Ang mga tao pa naman pagkasal, sobra kayong naiiyak sa kasal. Nakatend na kayo ng kasal? Sino mga married dito? Married, 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 ayan. Naalala niyo yung kasal niyo? Di ba yung kayo, kung if you're the bride, di mo lang pagbukas ng pintuan, yung lakad niyo talagang... Di ba? Sa panahon ngayon, lalo na may mga social media at video, kailangan lahat may drama. Di ba? Kailangan ang pintuan, ang bukas dahan-dahan. Badaan mo na ang group, tapos yung bubukas yung pintuan, bubukas na ganyan. Papasok yung bride, di ba? Pampasok ng bride, di meron ka tang, you were just a dream. Kaya, ngayon pasok nila. Ngayon pasok nila. Tapos ako na doon sa dulo, malapit sa pare, umiiyak. Umiiyak lang muna, lumuluha lang muna, malabang malayo. Pasok yung witches ko. Tapos yung kapatid ko, gawin ako, okay lang yan, pare, okay. Hindi, totoo, okay lang ako, okay lang ako, okay lang. Mukha lang gitnaan, nasa gitnaan ni Miss ko, pumapasok kasal. Matagal kami hindi naghaligan nito, sabi ko, matagal ko, malapit na. Yung nasa kalagitnaan, yung iyak ko. Sabi sa akin, okay na, sabi ko, ang dami babayaran eh. Ang mahal-mahal. Iyak kami ganyan, dami ganyan. Pero eto na, pagkatapos nung marriage rites na, nung wedding rites na, nakalubod kami ganyan. Sabi sa amin ni Father, wala, wala. Tapos na, anong inaantay yung sasabihin, you may kiss the bride. Nakaluhod lang ako, wala. Sabi ko, Father, alam mo story namin, di ba? Sabi ni Father, ay oo nga pala, tayo na, tayo na, tayo na. Pinatayo kami. Wala pa rin siya, sabi si Father. Wala pa rin. Sabi ko, Father! Ito na! Diba? Sabi ni Father, Pat, ganun lang siya. Tapos naiiyakan kaming dalawa. Why I'm sharing this with you? For us to defeat the bigger problem, we focus on one small step. Doon lang. Bakit? Kasi pag inamin nito yun, kung saan-saan, aabot. And how are we able to apply that? During the time that we were waiting, we focus on planning. We focus on discipline. We focus on small steps. It gave me a lesson. If nag-start kayo ng mali, pwede kayo mag-end pa rin ng tama. Amen? Kaya kung ngayon nag-start ka na parang feeling mo, wala nangyayari sa sales mo, do small steps every day consistently with God in your life, papunta yan sa tamang direksyon. Makukuha mo ang blessing na pinag-pray mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Do your mission.
Blessings are chasing us, but it comes with a mission assigned to us. As I end, I just want to say in this video, never ever underestimate the power of small repeated actions. What breaks a family? Small repeated actions of neglect, small repeated actions of anger, small repeated actions of hurt. What builds a family? Small repeated actions of care, small repeated actions of love. Things done every day, repeatedly, no matter how small, compounded will be a big thing. Apply that in your sales, apply that in your physical being, apply that in your emotions. You will succeed in your life. 5 loaves and 2 fish, maliit lang binigay kay Lord, pero dumami. Remember, whatever you have, no matter how small, when you give all to God, you will see how God can multiply them all. Amen? That ends my talk, and God bless you. Wow! Grabe, very powerful message. Bro, okay lang, kasi pag-pray ko na lang muna kayong lahat. Sige. Sige, I want to pray for everyone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I pray for everyone who's inside this room right now in the Yes Land Company, in this real estate business. Lord, tatong yung mga prayers, yung mga gusto ma-achieve the dreams, mga gusto magbuhang benta. Lord, more than the goal, more than the money, we pray that you bless them with their vision. Lead them to the clients na pagsisilbihan nila that will be blessed, will be happy. More clients that they will serve so that more money will come in and this blessing will bless their family. Lord, as they work hard, bless their family life, the married life, the single people, and bless their health. Guide them with your wisdom. Lord, marami na ka nang ginawang blessing sa kumpanyan to, but the best is yet to come. Surprise them every day, every week, every month. This year will end. Lord God, it will end in a big explosive blessings for the company and all those who are part of it. In Jesus' name we pray. Amen. To the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Dreus. Thank you. So before you leave,